Ooh, all right. So nice. Hi guys, welcome back sa ating channel. So for today's video guys, wala nang masyadong mahabang salita. Ipapasyal ko kayo dito sa isang paraiso dito sa Antipolo. Let's go. Guys, itong place natin for today's video, napaka sobrang lawak ng area guys. Ito, tingnan nyo, dito pala napaka lawak na guys. Bali, yung kabuuan ng area nila is 5 hectares at talagang perfect to guys sa iba't ibang klase ng event. So dito, imagine, oh, ang laki for garden wedding or siguro kahit mga debut. Tapos prenup, goods na goods dito mag-prenup guys kasi napaka kaganda ng mga spot. Okay, meron pa dong lumang jeep na pwede mong gawin, alam mo yun, motif. Or parang team mo, no? Parang old school lang dating. Yan. Tapos maraming activity guys ang pwedeng gawin dito. Pwede mag team building. Ayun niya, wedding. At the same time, kung gusto mo mag chill lang, meron silang available na rooms. Good for small group. Na mamaya papasyalan natin. At tapos meron pa sila ditong, ayan, tawag ba dyan? Balsa. Yun. So napakasarap mag-relax dyan. Nice. Kung pagod na kayo magpa-picture guys at napagod na rin kayong kaka-video-video, no? Kaka-pasyal, pwede naman kayo mag-relax kagaya nito. O, di ba? Chill! So ito guys, andito tayo sa bandang lower part. Ayan. Yung kainang pinakita natin na may merong malaking open space. Tapos merong lake, mini lake na may balsa. Hindi ko lang kung balsa tawag, parang ganun, no? Doon banda yon. So ngayon bumaba tayo. Andito guys, merong garden na talagang, yeah, nakaka-relax talaga. Pag nagbukay dito, talagang mamimake sure nyo na secure naman yung place. So yan, dito guys. Actually, sa pag-ikot ko dito, talagang okay na okay ito pang prenup guys. Yung mga pre-shot for debut or birthday. Diba, mostly kasi ngayon, pag 7 years old yung bata, talagang parang debut na rin. So dito guys, ang ganda mag-prenup. Yan talagang, ang dami mong makuwang spot na nature, ano, nature vibe. O kaya ay tawag ito, parang retro. Ayan, pwede rin. So, ayan. So, pasyal lang natin banda dito. Napakalawak ng area nila, guys. Ang daming spot para, alam mo yun, magmuni-muni. Nilay-nilay. Ayan. So, perfect, perfect yung place na to. So, guys, play ko na lang yung camera habang naglalakad ako pataas. Kasi, sa lawak ng era dito, no, talagang magkukonsume tayo ng mahabang oras. And by the way, meron pa kasi ito sa bandang upper part, meron doon swimming pool and yung mga rooms. So ipapakita natin lahat. But yeah, I hope, no, as I walk through,
mapakita ako sa inyo itong ganda ng garden nila. Okay, so very nature talaga siya. Yan, makita nyo naman paligid. So yan, lakad-lakad muna tayo dito. Ang daming spot talaga guys, hindi maubos ito. So yan, tayo dun sa taas and check natin yung room. Kaya dito ba yung room? Eh, check ko lang yung room. Bukas po. Okay. So guys, this time, pasyalan naman natin yung mga kwarto. Right? So ito may isang pinto. Pero doon muna tayo sa kabila. Kasi bali, ito guys yung room nila na good for 4 packs, worth 5,000 pesos. So for 5,000 pesos, pwede mo na ma-enjoy yung buong place. And then, yun. Pwede ka na mag-swimming. And dito pala guys, meron na rin ano, meron na rin stove sa so mapagluto ka. Meron ding mineral water. May ref. And merong dining area. Alright guys, so ngayon pakita natin yung room. Pasok tayo. Oh, nice. Napaka-cool. So guys, sa inyo, dalawa yung queen size na bed. So nice na nice to. Dito si mommy and daddy. Dito si baby or mga baby, no? At talagang guys, napaka-spacious niya. So would you imagine that? Ay, meron pa silang malaking LED TV na I think it's Android or Smart TV. Yeah, meron siyang Netflix. And syempre, hindi mawala ang Disney at ano pa. For sure, may YouTube din yan. Ayan. So guys, napaka-spacious nito. At imagine, oh, for only 5,000 for 4 packs, makakapag-stay na kayo dito. At the same time, meron na kayong access sa kanilang swimming pool at sa kabuuan ng area. So itong part na to, merong dito yung powder area. Ayan. Tapos dito, tingnan natin. Dito yung shower room. So nice. Okay, meron pa sa kabila eh. Okay. Dito yung toilet guys. So hiwala yung toilet tsaka yung shower room. So kung merong tinatawag ng kalikasan at may naliligo, at least hindi kayo mag-aaral. So guys, napakaganda ng area. Talagang ako, I would recommend this kung gusto mong magkaroon ng me time or family time, bonding with your family na kayo lang at talagang malayo sa ingay. Book now guys. And also guys, dun sa part na merong puntuhan palabas, check natin kung ano yung makikita natin dito. Nakalak siya. Ikot na lang tayo sa kabila. So, kasi may area pa dun eh. Check natin. Oh, so nice. Meron pa dito pala guys, receiving area. Yan, pwede kayo mag-usap-usap dyan, magkintuhan. At ang nakakatawa dito guys, diba kasi alam naman natin, nature to. So, syempre pag nasa nature ka, hindi maiwasan ma-insecto talaga. At kung ano-ano. Ngayon, pag dito ka sa room, ano siya guys, covered siya. Merong mga nets. Also may glass. Kaya talagang ano, hindi kayo papasukin ng insekto dito. Galing, no? Nice. Galing na nakaisip. Alright. So guys, ito namang area na to. Dun sa banda doon, pa kaliwa dyan. Dun yung pinuntahan nating room kayo na room 1. So ito naman yung room 2. So parang ito yung pinaka-receiving area niya. Mas elegant yung dating nito. Pero mas maganda yung view sa kabila. Okay, tapos yung room niya. Tingnan natin. Ayun, no? So say, malaki din siya guys. Malaki rin yung space. Tapos syempre pareha silang air condition. And ayun, talagang malawak yung area parehas, no? And may TV rin. Kumbaga same na same, magkaiba lang ng pagkaka-arrange. Tapos maraming pintuan. So ito, itong kita mo sa labas. As well as here. And hindi ko na binuksan guys, pero yan, pintuan din yan. Tapos check natin dito. Okay, so same din. Hindi ko na bubuksan. Buksan na nga natin. So same din guys. May toilet area and shower area. So okay na yan. So tapat ng kwarto guys. Eto lang naman yung view mo. O diba? Nakaka-relax. Parang asarap magkape dito tuwing umaga. No? Tapos yun yung nakikita mo. Mas okay siguro pag sinamahan mo ng sandwich.
bakit na ako dun sa pool area, but meron ako nakita ditong yan, open space. I think it's good for small wedding, so check natin yan. So guys, talagang ang lakas ng area nila. Medyo pagod na rin ako sa pag-iikot, pero kaya natin to. Gusto kong mapakita sa inyo yung kagandahan ng buong area. So ito is a nice entrance for the bride. Kaya nakita nyo naman. Alright. Okay, good. And yeah, it's good for ano. I think 100 packs kasha pa dito for wedding. Yan ang ganda ng backdrop nyo doon. No? Talagang kung gusto mo na nature vibe. Tapos, yan, may hagdan dito pataas. Hindi ko pa sure kung ano meron doon. May nakikita akong room. I think yun na yung pinaka main house, yung may bubong ngayon. Mamaya papasyalan natin. Alright. Alright guys, so tapos na tayo dun sa bandang lower part. Ngayon sa taas na tayo. Dito natin makikita yung gazebo nila, yung swimming pool, tsaka yung main house. Malaki yun guys. So ready na ba kayo? Ako medyo inihingal na, pero goods na goods pa. Guys, daanan lang natin. Grabe, ang lalaki ng mga kawayan. Okay guys, so ito yung gazebo. And doon makikita nyo mayroong grilling area at meron ding sink. Okay, so ito malaking ihawan nila. Ayun yan, ito. Ang ganda ng spot. Marami kang pwedeng puntahan to have your ano, pictorial. And yeah, ito lang yung swimming pool guys. So ito, yan, yun yung pool area. Nice. So may kalakihan din guys yung swimming pool nila. And kung medyo grupo kayo mag-swimming, goods na goods kayo dito. At may enjoy nyo area kasi nga, yan, malaki siya. So puntahan natin yung main house guys. But this time, daanan muna natin to. Yan. Grabe yung ganda ng mga puno dito guys. Ang healthy. Ang talagang makikita mo na alaga. Okay, so this time, puntahan natin yung main room. So baba tayo. Alright. Okay. So ito guys, check muna natin yung pool area bago tayo pasok na main room. So yan, malawak talaga siya. And ito yung makikita mo kung nandito ako sa bandang lower part. Yan. And banda dito guys, ito yung smoking area sa mga nag-i-smoke. And dito meron kang view. Nice. Meron kang konting overlooking dito. Doon naharangan ng mga puno yung view. Pero pag tumatiming ka sa baba, ayan, maganda siya. And meron dong guys ano, meron dong sapa. Check kung ano ha, pakita sa inyo sa zoom ko. Ayan. Hindi na makita siguro na malino sa camera. But physical eye, pag nandito kayo, kitang kita mo naman siya. And talaga nakaka-relax guys yung view dito sa baba nito. Alright, so tara na, pasok na tayo sa room. Okay. Alright, so ito yung main house. Tara. Pasok tayo. Wow. Nice. Grabe. I don't know what to say. Pero, ang ganda talaga guys. Parang ang sarap tumira sa ganitong bahay. Ang lawak. Tapos ang daming upuan. Kung mahilig ka makipag-socialize. Grabe. So mamaya natin pasukin yung room guys. Dito muna tayo sa pinakasala nila. Kasi grabe yung. Ang laki. And hindi ka mauubusan ng space. Siguro kung yung anak mo mahilig magbike, pwede magbike dito sa loob ng sala lang. Sa laki. Tapos ito, ano to, parang hindi ko sure yung design niya, pero parang kulay Thailand eh. O, parang t-shirt ko ngayon guys. Flex ko lang. Ayan. O, thank you Cherry Veya for ano, for my shirt for today's video. Okay. So yan. And then dito guys, salamin siya kaya may view ka sa labas. And dito, ito, I think ito yung pinaka dining area. Dito sa main room ha. Tapos kita mo din yung swimming pool from here. Ayun, kita mo doon. Tapos, meron dong terrace sa taas. Hindi ko alam kung terrace yung tawag dyan pag nasa loob ng bahay. Pero yan, I think nandun yung mga, ibang mga rooms. So habang kumakain kayo dito,
Alam mo yon, pag may tao doon, pwede kayong, uy, tara, baba ka na, kain na. Ganun. Alright. So, ito, pinaka, ito yung pinaka, I think ito yung pinaka main sala. Yan. Tapos meron ditong tumba-tumba. Nasikat sa mga lola. Lolo-lola. Yan. Grabe. Naka, ano, napaka-aesthetic ng lugar. Napaka, ito ang pinaka motif nila dito is rustic. Puro kahoy siya. Talagang may enjoy mo yung ano. Masarap siya sa mata kasi presko. Ang laki talaga guys. So, sige, check muna natin part na dito. Yan dito. Wala akong kasama kaya pasensya na kayo. Puro tutok natin sa area lang. So, ito merong wash area. And meron ito guys, oh. Ice cream. Okay. So, yan. Just natin buhok natin. Medyo talaga guys, ito, meron ditong ayan, may CR. I think CR to ng boys. Urinal. Tapos may dalawang toilet. Alright. Tapos dito merong mini bar. So I think ito, no, pag merong mga handaan, pwede ditong i-prepare yung pagkain. Dito guys, may isang room ako nakita dito. Sa sala lang to. Sa tabi lang ng ayan, dining. So ito may room. Oh, nice. So, malaking room siya na merong 2 beds and may mga sofa. Tapos dito ang galing, guys, ang galing. May puno. Talagang napaka nature lover talaga na may-ari nito. Kasi tingnan mo guys, oh, instead na tanggalin nila yung puno, dineserve nila at silagan nila ng salamin, pata nandyan lang siya. Nice, salute po sa may-ari. Grabe. Tapos ang laki ng TV nila guys. Yan. Yan ang screen. Yan dito. Yan, may magamit kang cabinet at mahalaga, syempre, naka-aircon siya. Yan, nice. And dito, guys, yun, no? Ito yung shower room. Oh, ganda. Salamin siya. At malawak din. Alright. Okay. Banda naman dito, guys, I think kitchen to. Yeah, kitchen niya. And yan, kung makikita ninyo, may ref. And may stove, syempre. Hindi ka makapagluto pag walang stove. And may preparation kitchen. So yan, guys. And dito, meron kang view sa outside. Para ba nagluluto ka, hindi naman parang kusina lang nakikita mo. So napaka nice na ito, guys. Okay. So akit naman tayo sa taas, guys. Check natin yung mga rooms sa taas. So wala nang ano to, wala nang patayan ng camera to para at least makita nyo yung daanan at yung ganda ng lugar, no? So ito, second floor na tayo guys. And yun, ganda ng mga design nila ng mga sombrero. Naman ditong konting halaman, tapos may view ka dito sa part na to, which is very nature talaga, nice. Ayan, so nagbe-bedding sa ata sila ngayon kaya may mga makita kayo dyan. Ah, nice, so dito pala meron ditong yan, living area pa. At the same time, meron billiard. Kung sino maglibang yan. So I think kasama na yun sa package. So guys, aside dun sa isang room na nakita natin sa baba, dito sa taas na nga, meron pala ditong 5 room guys. So isa-isahin natin. Alright. So simulan na natin dito sa bandang malapit sa bilyaran. So check lang natin. Yan. So ito ay good for 2, I think, no? Good for 2. Pero kung meron kayong baby, ito naman, so sofa bed naman to. Ay din siya dyan. Tapos meron tong sariling shower area din. Grabe, lumaki talaga ng area. And if you want to relax, yan, tumba-tumba. At ito guys, ang kagandahan din, kita nyo dun sa baba. Alright, grabe, no? Sensya na kayo guys, medyo hindi ako sinisya gantong kalaking area. Alam nyo naman mostly sa mga pinifeature natin is mga private resort na, that's it, private resort na medyo maliit lang. Pero itong place natin for today's video talagang malaki siya guys. And dito sa part na to, meron ditong meron ditong queen size bed din, so good for 2 at the same time. So meron ditong 2 single bed. Okay. Tama tayo na pang-apat tong kwarto na to. Ay ka naman dyan, te.
Baka may gusto kayo shout out sa family, ganun. May gusto ko bang batiin sa pamag-anak mo? So yan, ito guys. Siguro kung ako pagpipiliin, I will choose this room. Kasi kita yung pool area, tsaka yan, malawak yung ano. I mean, maganda yung view mo dito. Tapos, same din naman, may view pa rin sa dining area. Tapos, isa pa dito. Yun, kita mo rin yung lupa. Ah, likod pala, sorry. Likod pala. Mali. Alright, thank you, te. Ang kabila naman, guys. Lima to, guys, ha. Pangalawa pa lang to. Before natin pundahan yon, flex lang natin to. Grabe, napakagandang art naman ang gumawa niya. Napakagaling naman na art neto. So, kudos kung sino man ang nakagawa niyan. So, ugat ng puno, guys. So, dito sa part na to, yan, bago tayo pumunta sa isang room, napakadami nilang upuan, guys. Alam mo yung kahit, hindi ko alam kung ilan ang maximum ng box na pwedeng pumunta dito, pero mamaya ko-confirm natin. But anyway, this one, sa room na to. So, ito yung parang dorm. Ayan, mapapasin nyo, puro double deck. Meron tatlong double deck na single bed siya, so okay yan. Anim ang cash siya, pwede matulog. Pero pwede naman siguro magtabi-tabi kung hindi naman kayo masyadong matakaw sa space pang natutulog, no? And naka-aircon din siya. Yan. Siyempre, gustong-gusto natin yan pag naging staycation. At the same time, siyempre, meron siyang sariling toilet and bath. Nice. Oh, cool. Alright. Sa pang-apat na room, guys. Paikot na lang tayo, no? Nagsimula tayo doon, yan. Tapos doon, pangalawa. Ito, pangatlo. And then, dito sa pang-apat. Okay. Alright. So, itong pang-apat, guys, na room. Malaki din to. Yan. Dalawang queen size. Galing ng mga nila, no? Nung naisip nila na talagang bawat room may mga sofa bed or sofa. And then, kanya-kanyang LED TV. Tapos doon, pwede kang maglagay ng mga gamit mo. Yan. Tapos dito, meron kang... Ah, ito yung lamang na itong room na to. Meron siyang terrace. Pero yung terrace niya, diretso din naman dito sa... Yan, sa exit dito, sa tabi ng hagdanan. Okay, yan. So, diretso na tayo sa panglimang room. Okay. Ito na yung panglimang room dito sa taas. Ito. Hi, te. Kaway ka naman. So, ito malaki din siya, guys. So, meron ding dalawang queen size bed. So, wala na dito palang sofa bed. Ito yung walang sofa bed, pero malaki siya. And meron din pala siyang... terrace dito. So, yan. So, syempre, meron sariling toilet and bath. So, yun. So, sarili-sarili, guys. Kada room dito sa taas, may kanya-kanyang CR. Alright. Okay, guys. That's it. Dito sa taas, napakita ko na sa inyo lahat. So, baba ulit tayo. Thank you for watching, guys, our vlog for today. And, yung rates, guys, di-display natin after this. Medyo hinihinga lang ako, guys, kaya hindi na masyadong makapag-salita. But, yun, thank you for your time. At kung bago ka palang sa ating channel, please subscribe naman. Hit mo na din yung notification bell para update ka sa ating video. At kung sa Facebook ka naman nanonood, syempre, please follow. Pala guys, check natin to. Ito yung parang may upuan kanina sa tapat ng swimming pool. So gusto ko mapakita sa inyo yung feeling kapag dito ka nakaupo. Ano yung view mo? So nice, oh. Pwede kang humiga, eh. Okay, so kung dito ako nakapesto, like this, so ito lang naman yung view mo. Ooh, alright. So nice. Uy, grabe, narinig yung kulog, guys. So guys, may pahabol tayo. Bababa tayo sa, ngayon bababa tayo sa vanilla area. I think it's a garden, no? Check natin to. Ito pala guys yung kanina, naalala nyo yung sa kawayan. Ayun, nasa taas tayo niyan kanina. So ngayon, pwede pa lang bumaba. So ito guys, another spot for, you know, capturing moments na talagang i-treasure mo in the future. Okay. Anong vanilla, as in yung vanilla, sorry, na ginagawang vanilla, ito 'yon. Ah, ito pala 'yan. So guys, it's my first time na makakita ng bunga ng vanilla. Samahan tayo nila, sir. No, para mapakita ako din sa inyo. So ito parang vanilla farm to. Okay. Ayun, so check tayo guys. Kasi hindi pa lahat may bunga eh. Yung iba hindi pa ganun ka mature.
So ito yung bunga niya. Asan sir? Ah, ito, yan pala. So ito yung bunga niya, guys. Parang ano? Yung gulay na ano? Yung manipis. So parang gulay, guys. Sigarilyas din din. Yung ginigisa lang. Sige. Okay. So guys, si Sir Carlo nga pala ay nag-handle ng Vanilla Farm. Sir, hi ka naman dyan. Baka may shoutout ka, sir. Ayun, pogi-pogi sa camera. Parang maladenial Padilla, sir. Thank you, sir. May kasama ka pa dyan? Ayun, may kasama pa pala, sir. Sir, hi naman. Baka may shoutout ka. Ano pong page? Sir Benji. Yes, sir. Okay, hi, sir. Ano, sir? Team Aldea TV. Team Aldea TV. Team Aldea TV. Ano siya, both Facebook at YouTube? Pa-follow siya. Salamat, ha. Thank you. So guys, puntahan natin ngayon yung hanging bridge. Ayan. Meron pa pala dito. O, parang nakita ko nga siya sa page. Kaya lang kanina nawala na sa isip ko. Kasi na-amiss na ako dun sa mga nakita natin previously. So yan, bababa tayo sa Misapa, guys. Grabe, kung gusto mo ng nature adventure, mag-camping, mag-glamping, so it's a perfect place. Talagang cool na cool sa place na to. At talaga napakalawak ng area nila, guys, ha? Hindi biro. Sabagay, 5 hectares to, eh. So yun yung Sapa, guys, oh. Nakakaligo pa dyan, sir? Nakakaligo pa. So guys, dyan pala pwede kang maligo. Kung gusto mo ng, kung sawa ka na sa pool, gusto mo ng fresh water, yan, pwede ka doon maligo. Baba ka lang. Let's go, let's go. Ay, hanging breeze. So guys, sa area na to, medyo liblib na to actually, nasa baba na tayo. Pero may magandang spot dito na tinuro sa atin. For prenup. Oh, for prenup, yan, picture taking, no? So ito yung hanging breeze, guys. Ang ganda, oh. Oh, nice. Talagang mas mapifeel mo yung nature. Grabe naman tong lugar na to. So napaka ganda. At yung mga talagang nature lover, talagang sobrang mag-i-enjoy kayo dito. So guys, ito yung pinakadulo. Yan. Ito yung makikita mo dito. Yan, puro puno. Puro halaman. And so far guys, wala naman nung nakitang ahas or anumang maaaring makapagdala ng danger. So, huwag kayong kabahan, huwag kayong matakot, no? At saka lagi naman may tao dito, kaya ayun, kung may mga ahas pa dito, siguro lumalayo-layo na sila ng konti kasi ayaw din naman nila na may tao. So guys, tatawid na tayo sa kabila, babalik tayo sa pinanggalingan natin. But this time, hindi na magkasalita. I'll just play a soft, beautiful music para mas ma-enjoy nyo yung pagtawid natin. Alright! Sa madam pang table dito, guys. So kung gusto niyo mag-picnic na talagang mas nature pa ang dating kumpara sa kanina, daw nature ni nature na yon. So yan, pwede kayo dyan. Okay. So ito guys, sa farm nila, mayroon din pala silang mga coffee bean. Ayun, yung banda doon guys, may mga bunga na. Try ko i-zoom, ha. Kita nyo ba? Ay, yung part na yun. Teka lang, ha. Hindi kita, guys, sorry. Itong puno, ito. Okay, but anyway, so guys, good for prenup and mga photoshoot. Kahit ako lang sana. Akatin lang natin tong isang area dito, guys. Kasi maganda dito mag picture taking. Ano, for prenup. Diyan ka tatayo. Ganda yung view mo. Yung background mo, yung nature. Grabe. So nice.
At guys, kung maririnig nyo talaga, hinihingal na ako kasi ang lawak talaga pala nitong floors garden. Grabe ma'am, ang laki ng area nyo po. Yan, floors garden earth school. Check natin dito banda guys. Saan tayo sir? Nagde-decompose ng mga pang-fertilizer. So dito guys, sa area naman na to, gumagawa sila ng mga natural fertilizer. So yung makikita nyo, may mga ito yung mga damo or mga, ito rin, may mga tawag dito, yung nyog, o kupa. Ano tawag yun sa? Coconut. Coconut na shell, yan, coconut shell. Ano siya, nagbebenta din kayo ng fertilizer? Parang ganyan? Ah, hindi. So ano lang, personal use lang nila dito sa garden. So, napakalawak guys ng kanilang garden at talagang kulang ang isang oras mo para libutin to. Ano sa tayo start? Around 10, so magka 12 na. Anong lugar na to sir? Okay. So guys, si Sir Daniel, sir, hi ka naman dyan. So mamaya interviewin natin siya ng konti. Tanong natin yung rates para alam yung rates. Pero basta ang alam ko, yung kayo ng room, 5,000 lang yun guys. At talagang sobrang sulit nung kasi ang laki ng area. So ngayon, babalik tayo sa gazebo. So syempre, maglalakad ulit tayo. Yan. Pero habang naglalakad ka, nakaka-relax naman sa mata. Though sa baga, nakapagod. Pero it's a good exercise. Yan. Alright guys, that's it for our today's video. But before tayo matapos guys, we have Sir Daniel here, ang manager ng Kabuuan, ng napakagandang lugar nito. So para malaman natin guys, magkano ba yung rates, paano ba ito puntahan, ano ba yung mga do's and don'ts, and any other things, okay? So simulan natin guys. Bale sir, magkano po ba yung rate natin dito? Sa main house po, ang rate natin is 25,000 po, good for 22 packs po. Then ang check-in nyo po is 2 PM po hanggang 12 noon ng kinabukasan. So 22 hours na, no? Yes, plus 22 hours. Staycation talaga guys, alright. Sa garden house naman po natin, sa room 1 is 5,000 pati po room 2. Good for 4 packs naman din po. Same check-in, then 22 hours na rin po siya. Okay, so yun yung 4 packs, no? Yung yes, sa baba. Po. So guys, grabe, no? Good for 4 na yon, and talaga ma-enjoy mo na yung place. Kasama na din sa yung access yung swimming pool, yes, no? Yes po, kasama na rin. Okay, tapos kahit maglipot sila sa buong farm, pwede rin. Grabe, so okay na okay guys. Tapos sir, paano ba puntahan tong lugar natin? Kung manggagaling po kayo sa Kogyo, sasakay lang po kayo ng papuntang Pahinaan or may sasakyan po kayo. Bali sa may kanto po ng prayer, papasok lang po kayo ron, then ma-access nyo na po yung sa Flores Garden po. Dire-diretso lang po pa baba. Okay. Bali sir, yung jeep papainaan, diretso na yun dito o magka-tricycle pa sila? Bali magka-tricycle pa po sa may kanto ng prayer. Preya? Prayer po. Prayer Mountain, yung sa may labasan. Prayer Mountain. So yun guys, bababa kayo ng Prayer Mountain, sasakay kayo ng Pahinaan jeep, tapos doon may mga tricycle, and for sure, alam na nila tong Flores Garden. Sabihin nyo na lang sa driver. Magkano kaya sir yung tricycle mula doon sa kanto? Simula po sa kanto, kapag ka special po is 30 pesos po. So murang-mura lang guys. Kasi parang malapit na sa kanto sir. Yes no? Po. Okay. So syempre, kung may sasakyan kayo, Google Map nyo na lang. Alam nyo na yan. Basic na yan sa inyo. Tanong naman natin kay Sir Daniel kung magkano naman kapag gusto nyo mag-hold ng wedding or any kinds of event doon sa mga venue pinakita natin. Sa wedding naman po, may mga package kami rito. Kapag ka one night po is aabot pa ng 72,000, kasama na po yung main house, yung dalawang garden room po, then yung main garden po natin, yung malaki na good for 200 packs po. Grabe, 200. Tapos yung kapag ka mag-overnight, magto-two nights naman po sila is nasa 107 po, then kasama na rin po yung main house, yung dalawang garden room, tapos pre-middle garden na po na kadalasan doon po ginaganap yung ceremony po. Okay. Kasama na yung middle garden sa package. Apo. Bali, free na po yun kapag ka two nights po sila. Pag two nights. Okay. Yes. Pagka hindi, pag one night lang. Pagka one night lang po, sa main garden lang po siya. Yung good for 200 packs po. One event at a time lang po kami. Alright. So, ganun pala guys. Kapag ka one day lang, automatic kasama yung main garden. Ngayon, pag mag-two days kayo, pati yung middle garden. So, yung pinakita ko, ito yan. Yung nakita nyo sa screen. So, kasama na rin. So, guys, for booking, i-message nyo lang tong page na to. At yan, may, for sure may sasagot sa inyo. Pero sir, may number ba tayong pwedeng ibigay sa kanila? Wala. Sa messenger lang okay. Po lahat ng contact sige. Po namin. So lahat guys sa transaction will happen sa kanilang Facebook page, ang messenger. Kasi alam naman natin sa ngayon guys, hindi na uso yung mga cellphone na lang kasi daming scammer. So ingat din guys sa mga scammer guys. So tandaan nyo ha, ang booking ng Flores Garden sa messenger lang. So pag may nag-text sa inyo, baka scam na yon, so huwag yun ang pansinin. O kaya punta na lang kayo dito, pwede kayo mag-ocular.
So yun lang guys. Ah sir, meron pa ba kayong gusto sabihin? Wala lang. May gusto ba kayong batiin sa sa probinsya? So yun lang. Salamat Sir Daniel for having us today. So guys, kung hindi ka pa naka-subscribe, baka naman. So thank you and God bless us all.